Ayan, good morning sa mga nanonood kay Manay Dang, mga luto-luto ko. Eto ngayon, magluluto na naman ako ng aming ulam sa tanghalian. Isuroda na mo sa alas 12. So ito rin ang isa na naman sa mga tipikal na ulam ng mga taga Bicol. Ang tawag sa luto ng ganito ay cocido. So, ang cocido, fresh na isda yan. Bagong huli. Mga dito sa amin nung araw, yung mga manging isda. Pagkatapos mahuli ng mga isda, ayan o, mga fresh na huli yan. Pagkatapos mahuli, diretso luto. Ang perfect na luto dyan ay cocido. Ang cocido, siguro kung sa Tagalog, parang sinigang yun. Kaso lang, sa amin sa Bicol, ibig sinigang mix yung pampaasim. Kalamansi. Ayan. So, ito yung mga sangkap. Ayan. Oh. Yung talbos ng kamote, hiningi lang namin to sa kapitbahay. Libre lang yan. Kasi uso yan dito sa Bicol. Makiayo, tabi, sin, ugbos, kamote, ganun. Yun. Tapos ito, yan. May naglabay na paratinda, dakop hali sa bunuan. Yan. Ikukusido ko ya. Dagdag, ano lang, info din. Ang pagluto ng kusido, dalawang klase yung natutunan ko sa tatay ko. Yung typical, karadalian, tapos low budget talaga, kasi wala ka nitong mga kumpleto na to ng mga pangsangkap-sangkap ganon. So, ang ginagawa ng tatay ko noon, pagdating niya galing sa dagat, kasi mangingisda yung tatay ko, halimbawa ganyan, may huli siyang ganyan. Tapos pagpauwi niya, may madadaanan na kapitbahay, hihingi na yan ng talbos kamote, ganon. Yung kalamansi naman, meron rin dyan mga kapitbahay na may kalamansi, makiayo, or kung medyo may budget, ayan, bibili nung araw, asalapi, ganun. Yan, so ang ginagawa ng tatay ko, habang inhihingis daan isda, habang nililinis yung isda, magpapakulo na yan ng tubig. Pagpakulaan niya ng tubig, meron ng asin, may bitchin, tapos ayan, sibuyas, bawang, kung may budget pa, ayan, yung luya, kamatis, yan, papakuloan na niya yan. Para yan, sakto yan, mabilisan talaga yan. Pagtapos niya maglinis ng isda, kukulo na yan dyan, ilalagay na niya yung isda, tapos saglit lang konti yung talbos kamote, tapos kalamansi, yan. Tapos na yan, kusido na yan. Pero, nung medyo may budget na, yung isang klase ng luto ng kusido naman is, ganito, may mga sakamkap kang ganito, luya, sibuyas, bawang, kamatis, gigisahin mo muna siya. Yan, gigisahin mo siya, tapos yung talbos kamote, tapos lagyan ng tubig, pakulo, yan, pag kumulo na, yung isda, mabilis lang maluto yung isda, tas kalamansi, yun, luto ng kusido mo. So, ayan, depende sa inyo kung ano yung bet yung klase ng luto ng kusido. Pwede yung una, yung ganun, yung pakulo lang derecho, or yung magigisa. Pero kahit alin pa yan, lalo kung fresh yung isda, sigurado masarap yan. Try nyo yan sa mga hindi pa nakakaluto ng kusido. Masarap yan. Pwede yan kahit anong isda. Okay lang yan. So, yun. Magluluto mo na si Manay Dang. Ang style na ginawa ko, yung isda. Nalagay ko na yung talbos kamote. Yan, meron pa. Mm-hmm.
Lagay ko na ng tubig. Kasi papakuluin natin ito. Lahang ko lang ng asin bichin. So, ayan siya. Hintayin ko lang siyang kumulo. Pag kumulo yan, ilalagay ko na tong isda, sili, tapos kalamansi. Ayan. Luto na yan. Yung kusido na lutong bicol. Tatakpan ko na lang yan tapos hintayin natin kumulo. Nung nakaraan pala, kung nakita nyo, ayan, nagluto ako ito na tagunhason. Sabi ko sa inyo, 40 lang yan to. Sikad-sikad ng tuwad-tuwad. So, ito yun, pakita ko lang. Ito yung tuwad-tuwad. Nadiri pa na tiltigan. Ayan, tuwad-tuwad. Nadarag ko umpay ni. Iba-iba sin. Yan nga, suro sa ragday pa ini, pero nadarag ko pa ya. Tapos, ito naman yung sikad-sikad. Ayan. Ayan. Fresh na fresh pa. Oh, ang dami pang lumot. Hali pa talaga sa nabatan. Tinagunhasan. So, ayan. 20 pesos. Ganyan kadami. Marami na po ito pag nilabas ko to sa plastic. Ayan o. 20 pesos yan. 20 pesos yung tuwad-tuwad. Ayan. Ayan. Mura dito sa amin kasi yung dagat dito sa amin, hindi yung may pangpang na ano, parang beach. Ang dagat dito sa parte sa amin is yung puro coral reefs na bataan. Ganun. Kaya marami kami dito mga shells. Yan. At mura lang. Pati mga fish. Yun lang. Na-share ko lang po. Inhulat ko lang kumulo. Tapos na ako magluto ng kusido. Masira mo na naman ang amo suda. Balik ako ulit. So, ayan na po. Kumukulo na siya. So, it's time to lagay na ang aking mga isda. Burutan ko na lang yun doon. Ayan. Sinabay ko na ang sili. Sarayuan yun. Ang sili pampahamot, pampanamit. Kaya pang pinali lang din yan. So, ayan. Pag ganyan na kumulo na yan, ang bilis na yan maluto yung isda. Mabilis na yan. So, ilalagay mo lang panghuli yung, ayan, yung kalamansi. Tapos, syempre, ayan, nag-iwan ako ng 2 peraso. Kasi, pipritohin ko siya. Kasi, masarap pritohin ang fresh na isda. Asin lang katapat. Perte na. So, ayan. Ganyan siya. Tapos, parang, pshung, isang kulo lang. Caribels na yan. Kalamansi. Takpan ko lang siya saglit. Yan. Post ko lang.